Napaagang hayong gising namin dyan dahil nga nawala ng kuryente. Hindi ko sure kung may post ba yung panel ko na mawawala ng gantong oras. Alas 6 ng umaga hanggang alas 8 nga daw ng umaga mawawala ng kuryente, sabi ni Dada nung makita niya yung post ng panel ko ngayon. Tulog pa nga yung mga bata dyan, kaya nga niready ko yung rechargeable namin na electric pan para nga hindi sila mainitan. Buti nga yung nakaipon kami ng mga ganong electric pan in case of emergency eh meron kaming magagamit katulad nito. Pumunta nga agad ako sa kusina para mag-asikaso na nga almusalin at kinusot-kusot ko na nga yung iba naming labahin para na nga maisampay. Hindi na nga masyadong nag-aaraw ngayon at panayulan na nga kaya nga paunti-unti lang laba ko. Kapag tapos ko nga maglinis sa labas at magsampay ng mga damit ay pumasok na nga ako sa taas para nga humiga. O diba? Natatamad pa nga kasi ako magkikilos dyan dahil nga sobrang aga pa. Nagising na nga rin si Dada at sabi ko nga magkapin na. Haluto na nga rin ako na nga almusarin dyan kaya sabi ko kay Dada ay kumain na ng kanin bago pumasok sa trabaho. At pagtapos na nga ayusin yung mga gagamitin niya at dadali niya sa trabaho ay umalis na nga si Dada. Nagising na nga rin yung tatlong bata dyan kaya nga tinupi ko na nga yung mga hinigaan kundi namin. Kundi nga lang nawala ng ilaw eh mamaya pa kami gigising dahil sinusulit namin yung araw na wala pang pasok dahil nga kapag may pasok na eh maaga na naman gigising at mag-aasikaso. Buti na nga lang ay may titingin kay Ellie habang ako'y naglilinis at nag-aayos ng higaan namin. Napakasarap talaga kapag ganto, merong ang tagabantay. Oh siya, next time na lang ulit tayo magkwentuhan. Yun lang muna. Salamat.